11 ng Pebrero, Martes, ng 5 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagkatipon sa paligid ni Jesus ang mga Pariseo at ilan sa mga guro ng batas na galing sa Jerusalem. Napansin nila na kumakain ang ilan sa mga alagad niya ng may maruming kamay na hindi naghuhugas ayon sa seremonya. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo at ng mga guro ng batas, "Bakit hindi sinasabuhay ng iyong mga alagad ang tradisyon ng mga ninuno? Hindi nga sila naghuhugas ng kamay bago kumain." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Tama ang propesiya ni Isaías tungkol sa inyong mga mapagkunwari. Nasusulat na pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang labi at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. Walang silbi ang kanilang pagsamba sa akin at kautusan lamang ng tao ang kanilang itinuturo. Pinabayaan nga ninyo ang utos ng Diyos para itatag ang tradisyon ng mga tao." At sinabi ni Jesus, "Mahusay na pinagwalang bisa ninyo ang salita ng Diyos para tuparin ang inyong tradisyon. Sinabi nga ni Moises, 'Igalang mo ang iyong ama at ina, at patayin ang sinumang susumpa sa kanyang ama o ina.' Ngunit sinasabi niyo na kung may magsasabi sa kanyang ama o ina, 'Inialay na ang pwede kong itulong sa iyo,' wala na siyang magagawang anuman. Ayon sa palagay ninyo, para sa kanyang ama at ina. Kaya pinawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa tulong ng sarili ninyong tradisyon, at marami pa ang mga ginagawa ninyong ganito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi naghuhugas ayon sa seremonya. Hindi masasabing hindi tinutupad ng mga alagad ni Jesus ang mga alituntunin sa kalinisan. Ang pinag-uusapan dito ay ang ritual na paghuhugas ng kamay. Ayon sa batas ng mga Hudyo, kailangang maghugas ng kamay ang mga paring pumapasok sa santuario. Sa pagdaan ng panahon, ginamit na ng mga relihiyosong Hudyo ang ritual na ito kahit sa loob ng kanilang mga tahanan. Tinitiyak ng tradisyong ito na ang mga Pariseo ay magiging matuwid at banal sa mata ng mga tao. Hindi ito tungkulin ng lahat ng Hudyo kundi isang pagpapakita lamang ng kabanalan at pagiging matuwid ng isang tumutupad nito. Dahil dito, iniisip ng mga Pariseo na sa paningin ng mga tao, higit silang nakaaangat sa kabanalan kaysa sa mga alagad ni Jesus. Sa pagkakataong ito, kinakailangang sabihin ni Jesus na baluktot ang pagkaunawa ng mga Pariseo sa kanilang pananampalataya. Ang totoo'y naghahangad sila ng karangalan at papuri mula sa mga tao at hindi mula sa Diyos na nakaalam ng katotohanan at nakakakita sa puso ng bawat tao. Pagsasagawa, papaano mo pinaglalabanan ang tuksong maghangad ng papuri ng mga tao? Anong pakiramdam mo kapag walang pumapansin sa iyong mabubuting ginagawa?